comment dyan for sure na, mas naalala nila at thank you. Go, i-comment nyo lang. Here we go. Totoo na to, Moritz. 5 seconds till the end. Seryosong-seryoso na tayo ngayon dahil magbabalik na. At nakikita natin ngayon ang respeto kay Super Marco. Nire-respeto si Super Marco. Binabantayan dito sa bottom side. You guys are hearing the cheers, of course, of Blacklist International and AP Bren here in the venue. Pero matanong kita dito, Burrito, isa kang mage specialist. What do you think about the Gord matchup? Kasi ito yung finally may bago tayong nakita sa side ng Blacklist International. Pinag-usapan kasi natin yung Fredrin eh. So ito ba talaga yung sagot doon? Yeah, definitely ito yung magiging sagot. Kasi again, gusto ng Fredrin na humaharap. And yung Mystic Gush mo, nakadiretso lang yun sa Fredrin. At kailangan mag-ingat dito ng Falcon si AP Bren kasi mabilis din umikot ang composition ng lineup dito ng Blacklist International. Mabilis ng clear wave sa gitna. Alam mong mabilis, makaka-rotate. Tapos may threat pa nung ultimate din sa Sui. Yung tali-tali. Curse Blood. Curse of Blood. Sa sobrang kinakaya na nga ni Yue yung pag-clear ng mag-isa, nakikita natin na halos tumatama yung umikot agad. Ay! Tunaw ka agad, Curse Blood, para sa Falcon sa AP Bren. Ang tindi nun, binibigyan nila si Kiel 1. AP Bren, yumayanig ang champion sa arena dun sa First Blood na yun. Oh, parang sila rin daw, hindi sila papahuli sa bilis ng rotation. Kasi nga naman yung Crash Course, yung additional movement speed, no, na nakukuha ng isang chip kapag ka-activated yung skill niya na yun. Ang bilis niya gumalaw sa mapa, actually, kung iisipin mo yun. Alam ko, yun yung ano eh, yun yung, si, ano, di ba, yung pampabilis, tapos biglang may extra kang banat. Mm-mm. So anytime, pwede ka umat, alam ko, binaptin yun. Ayun na naman, Crash Course Gaming. Sige, level 4 na dito. Ogwin, ang tinawag na ang tropa, pero masok din. Gunit sa challenge ni si Gosh. Salud sa luwata, sabi niyo yung kill and view. Ay, makakapatay din. Kasabay ni Flap, TC. Oh my, akala natin yung Curse of Blood ang nanakawin. Yung Mystic Gush pala yung ninakaw. Parang dalawang Sangoku na nag-Kamehame Wave. Oh, tsaka medyo makitit yung nakita natin na lugar kung saan naglaban yung mga teams natin. So unfortunately, ay parang sabay-sabay silang nahigup ng second skill nung Exburg. At tumiming pa talaga. Kaya both lanes of Falcons AP Bren ngayon ay masaya kasi pareho pang nakaplato baba tsaka taas. Ay, napapansin ko dito, Brigida Burrito. Napapansin ko na yung AP Bren, ito yung in layman's term na gusto nila mambata. Nangga-gangster sila. Ginagangster nila ang Blacklist International. Napanood nito yung video kagabi na nag-swimming ang Blacklist International. Kumbaga alam nila, teka, nag-swimming to kagabi. Pagod ang mga muscle ng mga to. Tsaka may kita mo rin, Blacklist International, hindi mo na sila, kumbaga dahil dun sa nangyari na yon, mapipilitan sila na hindi mo na mag-engage. May kalugian na naganap, 2.6k yung gold lead. At tingnan mo naman yung ginagawa ni Pew, nakikipagsabayan kay Edward. Yeah. Iba talaga si Kapitan, Mr. Engagement. Ay, kaya natin nakita sa graph kanina kung papaanong mataas-taas talaga yung percentage ng Falcons AP Bren in terms of taking yung turtle objective and first blood ratio natin. Oo. At hindi nila tayo dinisappoint sa pagsisimula pa lang natin ng first game of this series. So, medyo struggle to for Blacklist International kasi na pwedeng maging sobrang aggressive po. Ako po, pinatlon. Actually, yan, apat na ililimahin ba nila to? Yes, sir. It's the MTP. Mamamatay, lima mula sa Falcons AP Bren. Ang lala naman ng portal na yan. Anytime, bawat gantot sulok nandun, pwede kang tumeliport eh. Ayun, bumalik na kagad sa may bandang iba pa. 4v2. Ang sinayo, pero si Ogwin ay pumunta rin sa may bandang iba. Tinamaan din ang Prison Swat. Nasalo yung Mystic Gush, pero hindi pa sapat yung damage nun. Nagamit na rin yung ultimate, yung Minowans Fury ni Hadi. Kailangan ka umatras dito. Oh! Nagamit, pasok din. Masyado ata malalim view. Versus 3. Mystic Gush! Inabutan si Zensui! What? Last pixel nung Mystic Kamehame Wave Gush. Umabot pa. Ay, yung Kamehame Gush. Wow. Manapapawaw na lang tayo dito sa grabe talaga pagiging agresibo ng Falcons. Okay. AP Bren. Pasok din dito si Kyle. Tapak muna ng Cyclone ICU eh. Makakaligtas siya sa pagkakataon na yon. Pero 5 minuto na, wala ng mga energy shields. Hindi nakabawi yung Blacklist dun sa first 5 minutes ng laban na yun. Oo, maging yung turtle ay kinuha na rin pala ng Falcons AP Bren all the while nangyayari yun. Kaya kung titignan natin in terms of gold breakdown ngayon, napakasaya kasi karamihan pa. 6-2 is the scoreline. Nagsimula nang agad magsama-sama yung Blacklist International kasi lumiliit yung kanilang mapa.
patungo dito sa pangatlong turtle na to. And yes, they have the damage, pero yung purifies din kasi kailangan nilang respetuhin, hindi nila mahuli si Ogwen. At hindi sila makakombo ng tama. And boy, nailapag na naman kagad yung ulti ni Ogwen. Pwede siya tumawag anytime. Yung teleportation. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Uy, grabe. Wait. Yung zone at... One call away. Yun kasi yung problema dun sa ultimate nung chip eh. Baby, one call away yun eh. Literal. Nandun agad. Wait, wait lang ha. Tatlo laban sa isa. Black Easy. Sinusunog lamang itong baka na ito. And Super Marco ay nakabasa din freely dun sa may bandang ibaba. Oh, no. Habang si Ogwen, pwede niyang tawagin ng tropa any moment. Ando na rin si Haji. Sakit naman. Sa likuran si Flap TZ, pwede siyang sumunog rito. Okay. So, mas slow pace ang ating laban. Minimension ni Brigitte na unti-unti nakukuha ng AP Brain yung gold na gusto nilang makuha. And hindi rin sila pumipilit ng mga laban ngayon. Yep. Ito yung macro na binabanggit ng karamihan sa Falcons AP Brain. At nire-respeto yun ng Blacklist International. Blacklist, really disciplined this time. Hinihintay nila ang AP Brain. Pumasok, ayan na, okay! Nagamit na, Curse of Lord! Papapasok din lang si Insanity! Sa pagitan ng dalawang Thorin, pumapasok dito ang Falcons AP Brain! Eh, nagamit na ni Ouheb yung kanyang ultimate. Kaya lang, oh my mapapalibutan ng tatlo. Oh. May recall din na ginagawa. Edward, makakatakas pa na dito yung Avengers and Pew! With a kill! Ibang klase na rito ang nangyayari. Nakikita natin ang Blacklist International na kahit pa paano ay nag-group together din since kinakailangan talaga nila i-combine yung kanilang mga strengths and resources to at least get a kill. Oh, pero dito naman may action. Ginagawang Lord dito. Yung Purple Bomb! Sensui mamamatay! Grabe yung ginagawa ng Falcons! The Y-Walk, teleportation, the portal na meron si Master Ogwen. Ang tindi ng portal na to. Kakaiba, parang dumaan ka sa underpass. Oh, katakot-takot yung impormasyon na mayroon dito ang Falcons AP Brain. Hindi na sila natatanggalan ng vision or ng information talaga halos sa Blacklist International given yung presence nga dito ni Ogwen na napakatapang. Ang pinakakailangan niyang problema in the early game ay nasolusyonan niya rin niya by picking up the early Radiant Armor para dito sa kanyang hawak-hawak ay, na wow. Chip. Kaya naman yung damage na pwedeng magmula kay Ewen na as of now ay merong maganda-gandang standing sa Blacklist ay hindi na rin niya masyadong poproblemahin pa. Kaya niyang tangkihin. Kaya niyang harapin ng harapin. Kasi nga Radiant Armor na siya. And yung utilization ng Y-Walk Portal dito ng side ng AP Brain, gamit na gamit talaga ng matindi kasi ang dami nilang nakuha ang pick-offs. Bukod sa pick-offs, objective gaming din. Doon sa purple ay pwede palang ilagay yun doon. And kung iisipin mong mabuti, wala nang makuhang anything yung Blacklist. Look at the minimap. Buo pa yung tore ng Falcon na AP Brain. Iniipit talaga nila dito. And si Ogwen, kung mapapasin mo yung pwestuan niya, lagi siyang nasa pagitan ng mga heroes dito ng Blacklist International para any moment ay lapag niya yung ulti niya, shortcut, tapos diretso agad. Wait, may conceal na gagawin, ha? Oh. Okay, kalma. Conceal. Nothing's gonna happen. Hihintay lang muna ng AP Brain yung bottom side. Pero naka-ready this time si na Pew. May hawak na Gord ult si Pew. Oh, grabe si Pew, hindi nalilito kung kaninong ultang kukunin. Okay. Sure siya. Tsaka ito na yung punto na medyo mahirapan na talaga kayong lumapit at tumapat man lang kasi kinakaya na ng export dito talaga na i-zone at i-poke at abawasan ng... Sobra yung mga gustong lumapit na members ng Blacklist. Medyo mahirapan na talaga kayong lumapit at tumapat man lang kasi kinakaya na ng export dito talaga na i-zone at i-poke at abawasan ng sobra yung mga gustong lumapit na members ng Blacklist International, particularly itong si Haji. And okay. By the time may mag-attempt man... Again, ayan na. Nabanggit nga doon sa anatomy kung gaano kalupit mag-retry ito. Actually, kung titignan mo, medyo mahirap na parte para sa Blacklist na mag-contest ito kasi laki na lang kalabangan. Lightning pass, ang hirap lumaay. Binigay ng libre. Binigay. Falcons AP Brain, ganun-ganun lang. Kinuha yung Lord. Yeah, kailangan muna nilang mag-timpi dito sa loob ng kanilang base bago talaga maghanap ng opportunity and mag-focus muna sa clearing ng mga minions sa paparating para dito sa side ng Falcons AP Brain. Again, kinakailangan din ma-timing ng maigi kung kailan nila malalabas yung kanila or gagamitin yung kanika nilang mga skills kasi hindi ito yung best time na
pinaka mag-engage pa for Blacks International. Okay! The 10K code lead! Ito ng huli niyo doon ang Mystic Gosh. Makakatakas muna. Ito si Owen. Pagbawi din ang Mystic Gosh. Ito si Pew. Sinasal lang ni Kyle yung mga damage dito. Pasok si Pew. Atras muna muli. Pwede silang mag-antay doon sa Luminous na Lord na nasa ibang itaas. Attempt was made para kay Edward. But the damage is not enough. Kuya Burrito. At ito na nga yung call ng AB Bren. Hintay Lord, hintay Lord, hintay Lord. Conceal it. Ito na ata. Parang hindi ata makapag-antay dito ang Phantom sa AB Bren. So may bandang iba pa may nangyayari din sa itaas. Oh my God. Ginagamit yung final slash at yung taunt. Tinawag na ang tropa. Andito na ang Beast. Papasok na nga ba sila sa base dito ng Black Lens and Another. Pero sakto rin yung si Gosh. Sapat na rin ba yung damage? Pop lang yung emo dito. Ligtas si Ogen. Oh my God. Nagbawi din na si Gosh. Napaflicker ng bigla. Si Ohe para makaligtas. Nabasag ng AB Bren yung top lane at mukhang kukunin pa nila yung gitna kahit walang Lord. IGG pa rin nila. Grabe naman yung portal na yun. Sana all, pag tinawag mo yung tropa mo, pupunta ka agad. Apat agad yung nag-teleport doon sa bottom side. Oh, tsaka bago nating learning ay nadudugtungan din ng Curse of Blood. Yung portal na inilalapag nga rito ng isang chip ni Ogwen. And again, it's national yan. Pero yung Lord, important Lord. Pang ilang Lord na to, pare? Pangatlo. Basta, masakit na yan. Medyo tricky nga lang ito for Blacklist kung gusto nila pumunta sa opposite side at mag-trade kasi nandoon lang din nakabantay si Owen. So, the moment na mahanap sila rito ay makakapag-TP ang lahat ng members ng AP Bren kaya tinrayata nila i-contest kaso nandito rin yung iba. Napa-flicker na rin si Edward. Ano ang pantakas niya? Nandun yung taunt. Ngayon si Edward at ang pupulutan ng apat ng members. Actually, limang members mula dito sa band ng AP Bren. At napapatun ba na kagad dito itong si Agent Zero? Pasok with the Lost Insanity. Patay si Haji. Same with you eh. Dalawa na lang ang natitira. Masyadong mahaba yung dead timer dito para sa ilan sa mga members of Blacklist International. At eto na yung pagkatong ng Falcons. AP Bren, dinadive na nila under the base. And game 1, ipapumunta sa kanila.